Ladies and gentlemen, His Excellency Benigno S. Aquino III, President, Republic of the Philippines. Morning, mabuti. Secretary Albert De Lusario, members of the Cabinet present, His Excellency Toshinao Urabe, Ambassador of Japan to the Philippines, the Acting Chief of Staff, Lieutenant General Gregorio Katapang, Lieutenant General Hernando Delfin Carmelo Eriberi, Lieutenant General Jeffrey Delgado, Vice Admiral Jesus Millan, Honored Guest Fellow Workers in Government, mga minamahal ko po kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Papunta po tayo ngayon sa Japan para sa isang maikli at paniguradong sulit na pagbisita sa kanilang bansa. Makakapanayam natin si Prime Minister Shinzo Abe upang talakayin ang mga mahalagang isyong nakakaapekto sa ating mga bansa. Kabilang po sa mga ito ang isinusulong nating pangmatagalan at malawakang kapayapaan sa Mindanao at ang kaunlaran sa ating rehiyon. Kakibat ito, pasasalamatan natin ang bansang Hapon sa kanilang walang patid na pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa atin sa iba't ibang larangan. Mula sa pagpapaunlad ng ating turismo, sa kalakal at infrastruktura, sa pagsuporta sa ating mga makabulong reforma, sa pag-aangat ng ating kakayahang tumugon sa kalapidad, hanggang sa pagtulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Hindi po tayo nakakalimot. Nang hagupitin tayo ng bagyong Yolanda noong nakaraang taon, bukod sa isa po sila sa mga bansang pinakaunang nagbukas palad sa atin, napakalaki din ng ipinagkaloob nila at patuloy pang ipinapaabot na tulong upang makabangon ang mga sinalanta nating kababayan. Matapos ang pakipagpulong kay Prime Minister Abe sa Tokyo, diretso naman tayong sa Hiroshima para dumalo sa pandaigdigang kumprensya sa pangangasiwa ng Japan International Cooperation Agency. Paksa ng pagtitipong ito ang implementasyon ng kasunduan pangkapayapaan sa pagitan ng ating pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front. Ibabahagi natin dito ang tugumpay na nilagdaang nating Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro at ang mga susunod pa nating hakbang tungo sa mapayapang Mindanao. Ipapaabot din po natin sa JICA ang taus-puso nating pasasalamat sa pakikiisa nila sa inisyatiba nating wakasan ang dekadegadang kaguluhan upang magbukas naman ng pinto ng pagkakataon sa bawat lumad, Moro at Kristiyano. Sa ganitong tibay at talim ng ugnay ng Pilipinas at Bansang Hapon, ipinaparamdam sa ating hindi tayo nag-iisa. Ang Japan nga po ang isa sa dalawang bansang mayroon tayong strategic partnership at ito po'y talagang makabuluhan at kapakipakinabang para sa ating mga bansa. Sa ugnayan pong tulad nito, kailangan ang patuloy na konsultasyon sa isa't isa upang lalo pang tumibay ang ating alyansa. Sa pamamagitan nito, patuloy ding mapipitas ng ating mga bansa ang mabubuting bunga ng ating samahan at pagtutulungan. Bukod rito, ang Japan din po ang pinakamalaki nating trading partner nitong mga nagdaang taon at may pinakamalaking official development assistance na naipagkaloob sa atin. Kaya marapat lang na sagarin ang pagkakataong tulad nito upang higit pang mapalakas ang ating ugnayan sa pagpapaunlad ng ating mga ekonomiya at kabuhayan ng ating mga mamamayan. Mamayang gabi na rin po ang uwi natin at ngayon pa lang ay nakikita na natin ang positibong bunga ng biyaheng ito. Gaya na lagi, taas noon nating ihahayag kung gaano nakatayog ang narating ng Pilipinas at ang umaangat pa nating kakayahang umasenso. Hanggang sa susunod nating pagdayo, lalo pa nating gagawing maningning ang perlas ng silangan upang patuloy itong hangaan ng buong mundo. Magandang araw po. Maraming salamat po sa inyo lahat.